James Swarty, may sinabi sa naging problema ng Lakers, LeBron at AD nagpahayag kung ano ang naging problema sa kanilang pagkatalo sa Denver Nuggets. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video. Nakuha ng Denver Nuggets ang Game 1 versus Los Angeles Lakers sa score na 103-114. Nanguna si Nikola Jokic na may 32 points, 12 rebounds at 7 assists. Samahan pa ng 22.6 rebounds at 10 assists ni Jamal Murray. Samantalang sa Lakers ay nanguna naman si Anthony Davis na may 32 points, 14 rebounds at 5 assists. Si LeBron James ay gumawa din ng 27 points, 6 rebounds at 8 assists. Nakuha ng Nuggets ang momentum dito sa second quarter at nagpatuloy ito sa third quarter na laging disaster para sa Los Angeles Lakers. Gumawa ng 12 points itong si KCP sa quarter lamang na ito at lahat yan ay nanggaling sa 3-point area. Samantalang ang Lakers ay hirap na hirap makascore. Ito talaga ang naging turning point ng laro. Sa fourth quarter, mukhang pagod na si LeBron James dahil tumira lamang siya ng dalawa. Hindi rin naging productive itong si D'Angelo Russell kung saan gumawa lamang siya ng 13 points, shooting 6 of 20 from the field at 1 of 9 sa 3-point area. Ayon kay Tilo, di niya daw matandaan kung kailan siya muling nagkaroon ng ganung kadaming tira. Alam niya daw kung ano ang kakayahan niya, hindi lang daw talaga pumapasok ang kanyang tira sa ngayon. Well, mukhang minamalas itong si D'Angelo Russell this time kaya hindi siya nakaligtas, nasisihin ng mga fans. Well, I think maganda ang depensa ng kalaban lalo na itong si KCP. Ito ang sinasabi ko mga amigo, si Dilo talaga ang X-factor ng Lakers kapag pumapasok ang kanyang mga tira. Malaki ang chance na mananalo ang Lakers at kapag hindi, malaki rin ang chance na matatalo sila. Isa pa, dahil maalat ang shooting ni Dilo, ay dapat hindi siya masyadong binabad sa laro dahil talagang mahina sa depensa itong si D'Angelo Russell. Ayon pa kay James Swarty, hindi daw na-value ng Lakers ang kanilang position. Kabaliktara naman sa ginawa ng Denver Nuggets na talagang pinapahalagahan ang bawat position. Yun daw ang nagpapakita ng matured basketball. Ayon kay AD, ang kanilang naging problema ay ang turnover, poor shooting sa third quarter at ang offensive rebounding ng Denver Nuggets. Yun daw ang key factor kung bakit sila natalo. Dagdag pa ni AD, willing siyang bantayan palagi itong si Nikola Jokic. Titingnan daw nila kung ano ang kanilang magiging adjustment para sa Game 2 at kung siya daw ang talagang totoka dito kay Jokic sa buong laro. Ayon naman kay LeBron James, kailangan nilang pagbutihin pa ang kanilang performance para sa Game 2. Malaki daw talaga ang Denver Nuggets at talagang namamaximize nila ito. Dagdag pa ni LeBron, hindi pa daw siya nakapaglaro sa isang championship team na hindi nagbibigay ng atensyon sa mga detalye. Walang if or buts, talagang kailangan mo daw bigyan ito ng pansin ayon kay LeBron. Nako! Nagkaroon ang Denver Nuggets ng 15 offensive rebounds at 18 second chance points, 64 points sa pinta at 21 naman sa fast break. Lahat yun ay nadomina ng Denver Nuggets. Maalaga pa sa bola ang Nuggets mga amigo dahil nagkaroon lamang sila ng 4 na turnover samantalang 12 para sa Lakers. Parehong sinabi ni AD at LeBron na malaking factor talaga ang size ng Nuggets pero small ball palagi ang ibinabato ni Coach Darvin Ham. Mas nabababad pa si Torian Prince sa fourth quarter kaysa dito kay Rui Hachimura. Panay ISO at pick and roll play ang ginagawa ng Los Angeles Lakers at hindi masyadong napapaikot ang bola. At hindi rin nabibigyan ng pakakataon na ma-showcase nga ni Rui ang kanyang offensive skills kasama na dyan si Gabe Vincent at Spencer Dinwiddie na hindi man lang nagkaroon ng shot attempts. Grabe naman yan. Siguro mas okay din na bigyan sila ng chance, malay natin mag-init ang mga player na ito. So good game nga para sa Nuggets na talagang ipinakita ang effort defensively at offensively. Buhay pa ang sinasabi ni Coach Mike Malone na pwede nilang walisin ang Lakers ngayong season
na paniguradong hindi papayagan ng Lakers na mangyari ulit. Anyway, game 1 pa lang naman at marami pang chance na manalo ang Lakers at malay natin makaabot pa sila sa finals, mga amigo.